Si Mang Dadoy ay nag-iisa na sa buhay. May mga kamag-anak siya, pero matagal na ang panahon na hindi siya nagpapakita sa mga ito. Inakala nga ng mga kamag-anak niya na patay na si Mang Dadoy. Nangyari ito 10 taon na ang nakalipas. Isang kilalang manggagamot si Mang Dadoy sa kanilang lugar at pati na rin sa mga karating bayan ay kilala na din siya gawa ng marami talaga itong napapagaling na mga may sakit na maluluba. Yung inaayawan na ng mga doktor. Nangyari ang pinakamasakit na dagok sa kanyang buhay nang minsan magkasakit ang kaisang isang anak at ang pamangkin niya nang mabarang ang mga ito. Wala nang asawa si Mang Dadoy. Tanging ang anak na lang niya ang natira sa kanyang buhay at mahal na mahal niya ito. May pistahan sa barangay nila noon. Nagmumotor ang anak niya at angkas ang pinsan nito. Nang masagasaan ang isang bata at did on arrival ito sa ospital. Anak pala yun ng isang barangan. Hindi basta-bastang barangan. Mangkukulam at manlalason ang mga pamilya nito. Nagkasakit sabay-sabay ang anak niya at ang pamangkin. Kahit na anong ginawa niya para mapagaling ito, pero wala. Namatay ang mga ito. Isang araw lang ang pagitan. Galit na galit ang mga kamag-anak at pamilya niya at sinisisi siya sa pagkamatay ng mga ito. Marami siyang napapagaling pero sarili niyang dugo ay hindi. At hindi niya din mapapatawad ang sarili dahil sa akala niya ay lahat ay kaya niyang labanan. Pero mas malakas ang nakasagupa niya noon. Kaya ang ginawa niya, umalis siya sa kanyang lugar at doon na naninirahan sa gubat. May munting kubo siya dito at mga pananim na sapat na ikakabuhay niya. Canlasog Larina Secure ang tawag sa lugar na tinitirhan niya. Mga mahigit isang oras din ang kanyang lalakarin bago makarating sa pinakabarangay. Parang siya lang talaga ang nakatira sa gubat na yun. O baka may engkanto o ibang nilalang na kasama niya na naninirahan sa gubat. Pero normal na tao, wala. Siya lang talaga. Pistahan yun sa barangay Canlasog. Nakaugalianan niya na bumaba at makipista dito. May mga kakilala na din naman siya doon. At gustong gusto niya talaga makipag-inuman doon. Isang hapon yun, nag-iinuman sila doon sa isa niyang kaibigan. Marami sila doon. Marami din na nakikipista na hindi niya kilala. Nang medyo malasing na sila, may isang tao na nagsalita. Sabi nito, "May anting-anting ako. Gusto kong subukan ngayon." "Sinong gustong pumalo sa ulo ko gamit ang buti?" Tanong niya sa karamihan. Sa simula, siyempre, akala nila nagbibiro lang. Pero nagpupumilit na ito. Dala na rin ng sobrang kalasingan. Kaya may isang lasing din ang kumana sa kanyang hamon. Kustahan daw 1,000. Kung hindi siya masasaktan sa pagpalo ng buti, siyempre nalo siya. Pero pag nasugatan siya o nasaktan sa pagpalo nito, talo siya. Yun ang kondisyon. Siyempre yung 1,000 kampante, buti ng beer, di ba? Ipapalo niya. Imposibleng hindi ito masasaktan. Pumuwisto na yung 1,000 na papalo.
habang isa nakaupo lang at naghihintay na palawin ito. Nang ubod lakas na hatawin ito sa ulo, gulat na gulat ang lahat sa nasaksihan. Nabasag yung beer sa ulo pero walang nangyari. Parang humampas lang ito sa siminto, walang dugo o kahit maliit na sugat sa ulo nito. Tumawa yung lalaki. Ay nako, wala, wala ka pala eh. At kinuha na yung pusta. Sabi pa nito, oh, sino pa? Sino pang gusto? 1,000 lang. Nang may isang binata na nagpresenta. Sa tantiya ni Mang Dadoy, mga nasa mahigit 20 ang edad nito. Hindi ito lasing at may biglang kakaibang aura na naramdaman si Mang Dadoy galing doon sa binata. Yung mga dala-dala niyang medalyon ay umiinit. Sabi ng binata, ako, susubukan ko. Ha? Tiningnan ito nung lasing. Ha! Sige ba, lapag mo lang pera mo dyan. At ipinwisto na uli ang ulo na ibig sabihin ay handa na itong magpapapalo uli. Nakita ni Mang Dadoy na habang hawak nito ang buti ay may ibinulong-bulong ito. At ilang sandali, biglang inihampas sa ulo nung lalaki. Natumba ito sa upuan at kita ng lahat ang dugo na lumabas galing sa ulo niya. Partida ha, hindi gaanong kalakasan ang paghataw noon. Dali-daling tinulungan ito pero pilit na tumayo yung lalaki na lasing at pasuray-suray na naglakad. Nilapitan ito nung binata at ibinalik ang 1,000 at nagsabi na, Manong, ibabalik ko na ang pera mo, panggamot mo yan. At umalis na yung lasing kasama ang mga kaibigan nito. Napapahiya yata. Nang akmang aalis na yung binata, nagsalita si Mang Dadoy. Sabi nito, ako, subukan mo akong papaluin. Napatitig ang binata sa kanya. Parang hindi ito maniniwala sa kanya. At tuluyan na sana itong umalis pero nagwika uli si Mang Dadoy na, alam kong may karga ka, ba't di mo subukan sa akin? Nagkatitigan sila nung binata. Ilang sandali, umupo yung matanda sa bangko. Sabi niya, mamili ka sa mga buti na nandyan. Pangisingisi lang si Mang Dadoy. Maraming tao na ang nanonood kaya yung binata ay pinagbibigyan na siya. Pumuwisto na ito. Pero bago ang lahat, kitang-kita niya ang binata na may ibinulong-bulong ito sa buti. Kaya dali-daling nag-usal na pabulong si Mang Dadoy ng 7 salitang buhay. Nang hampasin ito nung binata, nabitiwa nito ang buti. Takang-taka yung binata. Sabi ni Mang Dadoy, o ano, ba't di mo maihampas? Madulas ba? Inulit ito ng binata. Pero sa tuwing ihampas niya ito, nabibitawan niya yung buti. Madulas na madulas yung buti. Nagwika ang binata. Ah, may pangontra ka. Habang si Mang Dadoy ay pangisingisi lang ito. Dahil medyo napapahiya na yung binata, sabi nito kay Mang Dadoy, tanda, ano kaya kung itak ang gagamitin ko? At ngumisi ito. Yung mga nanonood ay biglang natahimik. Itak na yun, di ba? Parang nagkaroon ng tensyon sa umpukan. Pero sumagot si Mang Dadoy na, Hoy, paring Slaw! Tawag niya sa may-ari ng bahay.
Ilabas mo nga ang pinakamatalas mong itak. Kampanti kasi siya dahil sa dami ng kanyang alam at karga sa katawan. Yung 10 taon niya sa gubat ay inilaan niya sa pagpapalakas, pag-aaral ng mga iba't ibang karunungan at dagdag karga sa katawan. Marami siyang alam ng salitang buhay, anting-anting, at kahit sa karunungan sa kaliwa o kadiliman ay alam na niya. Ayaw sana noong may-ari, pero nagpupumilit si Mang Dadoy. Kaya napilitan na itong kumuha ng itak. At sabi pa nito, kung anong mangyayari sa inyo, wala akong kinalaman ha. Sagot ni Mang Dadoy, okay lang yan, Islao. Pag ako'y namatay, ilibing mo na lang ako ha. Tawa na pabiro na sagot ni Mang Dadoy. Hawak na ng binata yung itak. Pero bago yon mahawakan ng binata, ay inihipan lang muna ito ni Mang Dadoy. Pumuwisto na yung binata. Parang takot na takot yung mga tao doon. May mga tumatalikod. Yung 4 na babae ay umaalis na rin. Mga halang lang ang bituka, ang mga natitira at nanonood. Mga lasing na din kasi. Pero nang akmang hatawin na nito si Mang Dadoy, ay parang hindi nito maigalaw yung itak. Parang ang bigat-bigat. Kita yun ni Mang Dadoy at sa mga nanonood doon na parang hirap na hirap yung binata na maigalaw yung itak. Tawa-tawa lang si Mang Dadoy, sabi niya, "Oy, sige na, hatawin mo na ako. Ano pang hinihintay mo ha?" Kita ng lahat na yumuko yung binata at may mga inusal-usal ito ng mga salita doon sa itak. Ilang sandali, nagsalita na ito. Okay na, umanda ka na tanda. Napigla si Mang Dadoy dahil kita niya na parang papel na lang yung itak. Nagulat din ang lahat nang akmang hatawin na nito si Mang Dadoy. Nagmamadaling nag-uusal si Mang Dadoy ng mga salitang pangontra. Pero saktong tumama yon sa ulo ay pinigilan ng binata. Dumampi lang ito ng konti sa sentido ni Mang Dadoy. Kita ng lahat na may tumulo na dugo doon. Pero maliit lang yung sugat. Parang sadya talaga na pinigilan ito ng binata at susugatan lang si Mang Dadoy para maipakita sa mga nanonood na kaya nitong sugatan o mapatay yung matanda. Napatingin si Mang Dadoy sa binata. Hindi ito basta-bastang kaalaman. Malakas ang karga nito. May ibinulong ang binata kay Mang Dadoy. Sabi nito, sa susunod tanda, kilalanin mo muna ng mabuti ang gusto mong subukan, okay? Tinapik siya nito sa balikat at umalis na yung binata. Nagsiuwian na rin yung iba. Umalis na rin si Mang Dadoy na walang paalam. Nakahiya kasi, ang dami pa naman na nanonood. Baka tinatawanan na siya ng mga ito. Umuwi siya hanggang humiga. Ayun pa rin ang iniisip niya. Sino ba yun? Anong klaseng agimat at karga ang daladala nito? Hindi siya mapakali. Bumangon siya at tinungo niya yung likod bahay. May puno doon at may kinakausap si Mang Dadoy. Yun yung 2 alaga niya. Si Tiktik at Bangkil. 2 sigbin na matagal na niyang kasama na naninirahan doon. Mababait naman ang mga ito. Inutusan niya ang mga ito na magmanman doon sa binata.
bago kasi makaalis yung binata, ay minarkahan na niya ito para masundan niya o malaman kung saan nakatira at anong klaseng nilalang ang pamilya nito.